ito na ang Global Daily Mirror News Alert. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority nitong Miyerkules na nagdagdag sila ng mga enforcer para pamahalaan ang bahagyang pagtaas ng trapiko matapos ang pagsasara ng isang bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig City. Pagkatapos ng isang araw ng pagmamasid, napansin ng Traffic Engineering Center ng MMDA ang bahagyang pagtaas sa Kapitan Henry Javier Street at Camino Verde Intersection. Nang tanungin kung magdadagdag din ang MMDA ng mas maraming rerouting schemes para tugunan ang trapiko kung isa sa alang-alang ang pagpapatuloy ng face-to-face classes at holiday season, sinabi ng Traffic Engineering Center na gagawin nila ito kung kinakailangan. Makalipas ang 2 hanggang 3 linggo, magpupulong ang MMDA, Department of Transportation at mga kinaukulang local government units at susuriin ang sitwasyon sa lugar para sa mga posibleng pagsasaayos. Dumalo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kasama ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos sa 2022 National Teachers Day Celebration nitong Miyerkules, October 5, na ginanap sa Bangued North Elementary School sa Bangued, Abra. Alinsunod sa pagdiriwang na National Teachers Day, nagbigay din ang ahensya ng pagbabago kits at food packs. Samantala, sa isang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagpasalamat ito sa mga tagapagturo ng bansa at kinikilala ang kanilang mahalagang papel sa pagtiyak ng isang mas magandang kinabukasan para sa pagbuo ng mga kabataang mag-aaral upang maging agents of change sa loob ng kani-kanilang mga komunidad at higit pa. Ang inflation ay bumilis nitong September sa likod ng pagtaas ng mga gastos sa pagkain at kagamitan, iniulat ng Philippine Statistics Authority nitong Miyerkules. Ang inflation ay bumilis sa 6.9% noong nakaraang buwan mula sa 6.3% noong Agosto. Ayon ito kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa sa isang press conference. Sinabi ng PSA Chief na huling naitala ang 6.9% inflation ay noong September at October ng 2018 sa kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Mas mabilis din ang inflation noong September kaysa sa 4.2% rate na naitala noong September 2021. Ang inflation print noong nakaraang buwan ay nasa loob din ng forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 6.6% hanggang 7.4%. Ang year-to-date na average na inflation ay nasa 5.1% sa loob ng assumption ng Administrasyong Marcos na 4.5% hanggang 5.5% para sa buong 2022. Naobserbahan ng FIVOX ang isang mahinang crater glow na ikita sa Mayon Volcano sa Albay sa nakalipas na 24 hours. Sinabi ng FIVOX na isang volcanic earthquake din ang naitala. Katamtamang mga plumes din ang ibinuga mula sa crater nito. Ang mga ito ay papuntang Kanduran, Hilagang Kanduran at Kanduran. Ang bulkang Mayon ay nagbuga ng 391 toneladang sulfur dioxide noong October 1 dagdag ng FIVOX. Bahagyang napalaki rin ang edifice nito. Ang Alert Level 1 ay nananatiling may visa sa Mayon Volcano. Maxine Magalona inalala ang amang si Francis M. sa kanyang birthday. Nagbigay pugay ang aktres na si Maxine Magalona sa kanyang namayapang ama na si Francis M. sa araw ng sanay 58 kaarawan nito. Sa Instagram, ipinost ni Maxine ang iba't ibang litrato at ibinahaging kumain siya kasama ang kanyang mga kapatid na sina Elmo at Frank sa isa sa mga paborito nitong restaurants. Ayon kay Maxine, dinededicate niya ang kanyang patuloy na healing journey sa kanyang ama. Samantala, sugi ng Red Velvet, inilabas na ang kanyang first ever album. Inilabas na ang pinakahihintay na first solo debut ng Red Velvet member na si Sugi. Kasabay ng release ng kanyang mini-album, ang music video ng bago niyang kantang 28 Reasons na title din ng album. Umabot na sa mahigit 2 million views ang nasabing music video sa YouTube. Congrats, Sugi! At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!